Kami tutup kondina. Ano yung last? Date ko lang guys kung ilang kilo. Thank you Lord. Please meron pa. So, good morning guys. Parang ito na yung ano. Second na mas maraming harvest natin. Kasi uminit na naman. Pero thanks God. Dahil may ulan na naman. Ganito guys, yung ano, problema dito sa na-encounter nating problema. No? So, kailangan talagang may ulan or kung wala kailangan talagang patubigan kasi pag hindi yung mga sumusunod na naman no, naging okay na sana yan, ito namang mga sumusunod ang may problema no. So in short, kulang talaga sa yung mga ugat, kulang sa paglago kaya ito. So in short, pag walang ulan, so ito na yung conclusion ko guys. So ito yung verdict natin, anong problema, anong solusyon. No? So part sa mga sinasabi ko doon sa mga previous videos, ang problema nito ay kung maging yun bang dry ulit ang lupa, babalik yung same na problema. No? So pero at least yun nga, palagi kong sinasabi na bakit tayo nag-survive, para at least makita natin yung main reason. Ano ba talaga yung totoong dahilan bakit 'to nagkaganito? No? So ito yung mga sumusunod namang bunga kasi yun nga nainitan. Kaya nag-order tayo ng ulan. Thank you Lord sa ulan. No? So marami pang yung mga previous na mga bunga dahil sa na-absorb na ng tanim. So meron pang nangulumbitay. O yun bang naka ayan sa. Pero problema naman nito, next na naman nating harbisan is expected maging konti. No? Pero again, dito yung pinaka-issue natin, final verdict, final decision is yung lupa talaga. In short, yung land preparation natin, yun yung failure. No? So yun yung mali. Kaya next, succeeding croppings, thank you sa lesson. No? Pero again, di naman to yun bang final. Final destination. sa atin is adjust lang, no? So in short, again, dito nakita natin, napakita natin na pwede pa tong maging okay provided yung patubig talaga. No? So yan yung final verdict, final decision natin, no? Na dito sa mga matutulis ang bunga, yung pinaka root cause is yung nutrient deficiency kasi yung mga puno natin, yung mga ugat ay hindi nakalago ng maayos dahil matigas ang lupa, tapos di pa natin inaararo dito sa gilid.
No, so main solution nito, guys. Ano talaga? Land preparation. Dapat inbang ugat makalago talaga. No? Kasi dito yung pinagtamna natin ulit. Same lang land prep noon sa previous taniman. Tapos yung lupa napakatigas. No? Buhay pa naman yung puno. Okay pa naman yung mga ugat. No? Ang problema dyan lang na stuck. Kasi ang mga lupa natin talaga. Patinghe ah. Napakatigas. No? Stuck na stuck. No, pero again, ito na yung final natin na video dito sa ating area, dito sa First Ampalaya Revival, no? So again, yung experiences natin na naibahagi natin sa ating mga kapwa farmers over Luzon, Visayas, and Mindanao, sana nakatulong, no? Sana rin sa susunod at least aware na tayo, no, na yun bang alam mo na yung problema, so the next time is maging ano ka na, yun bang di mo na uulitin yung mali na nagawa mo. So sa atin is adjust lang, no? So isa din sa ano, guys, issue dito sa malawak na tabla, i-share ko lang, no? Pag di maayos yung land preparation mo, yung 6 meters mo na tabla, di mo kaya yung ipasara, no? So kaya doon, advice ko rin doon sa mga gustong mag 6 meters yung tabla, ayusin nyo, ayusin natin yung land preparation, no? Kasi may problema tong tanim, so expected mahirap. Pero yun na yung mga issues, yun na yung mga dahilan. Kaya hoping dun sa Third Ampalaya natin, Third Ampalaya GDF, ay maging okay na, kasi iniba na natin yung land preparation, tapos first time din yung pinagtamnan yung area na yon, no? So ayan, shout out kay Duterte. At least meron pa. No, pero again, ito na siguro yung try pa rin natin kasi may ulan. Ito na siguro yung mas maraming naibigay na bunga. Kasi yun nga, straight. Ayan, shout out kay Indiano. Straight na naman tayo again na yun bang dito, pag mainit talaga, mahirap. No? So mag-iba, madali lang mag-iba yung ano, yung itsura ng mga tanim, lalo na yung mga bunga, lalo na yung mga talbos pag mainitan talaga. Kaso dan din dito sa Ampalaya, pag sobraan din sa ulan, lalo na sa ganitong edad, no, pangit na yung mga dahon, expected yung mga bunga ay yun bang pangit rin as expected, no? Pero so far, itong mga harvest natin ngayon ay okay pa. No? So, ito yung final decision natin. Ano ba talaga itong mga issue na to? No? So, pinaka dahilan is yung mismanagement sa land preparation, no? Yun lang yun talaga yung main, kasi di maabsorb ng ating tanim yung mga pinapakain natin kasi napaka-dry, napakatigas ng lupa, no? So okay lang kung madalas ding yung ulan, pero ayan na yan. So again, part sa lesson learned natin, next time maging extra careful na tayo, no? So pareho lang yan doon. No, so same, lahat pareho lang yung ng itsura. Again, para sa mga
ating kaibigan at mga taga-pagsubaybay sa YouTube. No? So, hoping sana itong mga pinapakita natin ay nagbigay rin ng aral sa inyo. No? Na dapat yung land preparation, yun nga, land preparation matters talaga. Ayan na si nanay, may dala na yung blessing. No? So, yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo. Panay saba kay na si nanay. Daghang salamat and God bless.